Gabi sa Untold Stories mula sa Face to Face. Paano tatanggapin ng isang ina ang kanyang anak kung sa tuwing makikita niya ito ay tila nagbabalik ang isang mabait na bangungot ng kanyang nakaraan? At sana wala na rin akong ina. Kasi nagdurusa ako na nagsama sa inang wala namang kwenta. Siya po mismo na magulang ko na pinagdamutan din niya ako. Magbibigay nga sa akin, may sumbat pa. Ikaw walang kwenta ka na! Pabaya ho siya. Wala ho siyang kwenta nga, ma. Magbago ka, bago man lang mahuli ang lahat. Hindi ako lalapit sa inyo kahit minsan. Naging madamdamin ang palitan nila ng masasakit na salita. Pero ano nga ba ang ugat ng kanilang galit at pagkamuhi sa isa't isa? Magandang gabi po mga kapatid. Ako po si Amy Perez at sa likod ng bawat problema at konfrontasyon, may mga kwentong hindi nyo pa nalalaman. Ito ang Untold Stories mula sa Face to Face. Ngayong gabi, tunghayan natin ang buhay kasaysayan ng mag-inang Virginia at Ver sa kwentong pinamagatang Bangungot ng Kahapon. Ang tigas talaga ng ulo mo, ha? Sabay po! Ano kang pasabay? Hindi ko na po ulitin! At talagang dahil hindi po ulitin! At pag nakita ka dito sa daan, mata mo lang! Walang lakay! Virginia! Kumarman! Huh? Maawa sa bata. Isang minsan ka na nga lang umuwi dito, sasaktan mo pa itong anak mo. Bakit naman hindi? Busit sa buhay kang batang yan. Huwag mo magsalita ng ganyan. Maghinay-hinay ka ng pananalita mo. Ano ba ang mali sa sinabi ko? Alam na alam mo kung bakit abot mo ang impyerno ang galit sa batang yan. Maliit pa lang si Ver ay ramdam na niya ang pagiging malayo ng loob sa kanya ng inang si Aling Virginia. Tanging ang kanyang lola ang naging sandigan niya. Subalit, pati ang taong pinaghuhugutan niya ng lakas ay nakatakda ring mawala sa kanya. Saan ang mabuti itong anak ko? Kahit nahiwalay ka sa iyong asawa, hindi dahilan yun para pabayaan mo sila. Huwag mo nang maayos sa mga anak ko. Kahit na malala. Huwag po kayo magkakaroon ganyan. Ito kayo mawawala. Ipangako mo. Ipangako mo po. Hindi ko po makabayan yung mga anak ko. Anak, alam kong lahat pa pala ito. Ang kasalanan ko sa'yo, patungarin mo sana. Wala ako ay nangadlo. Kapabuti ka. Napilitan si Aling Virginia na kunin na ang anak at mamuhay kasama niya. Dito nagsimula ang gulo sa pagitan nilang mag-ina at mga kasama nito sa bahay. Halika na, makay sa kwarto. Liz! Liz! Maglalo kayo dyan, ha? Ingatan na yung mga gamit. Masyadong magulo. Wala ba tayong pagkain? Ano ba, talaga bang ganyan tayo dito? Pag nahuli ka ng gising, tutong at kaldero matitira sa'yo.
Kung gusto mo may mabutan, bumango ka ng maaga. Hoy! Hindi ka hari dito, ha? Magbanat ka ng buto mo kung gusto mo may malamon. Ayos, ha? Sana minsan maisip mo, may anak ang hindi pa kumakain. Habang yung mga ampun mo, kahit kaning lamig, hindi pinapatawad. Sir, umayos ka, ha? Mga kapatid mo na rin yung mga yan. At wala kang karapatan na pagsabihan sila ng ganyan dahil kahit mapano, may trabaho sila. Hindi sila mga kapatid. Mga ampun sila. Eh! Oh, tama na! Tama na yan, ha? Tigilan mo ako. Hindi kita kapatid. At wala akong kapatid. At sana wala na rin akong ina. Sana nung namatay ang lola, namatay na rin ako. Kasi nagdurusa ako sa pakikisama sa inang wala namang kwenta. Ikaw, walang kwenta ka na! No! Kasi mas nauna sila eh. Pag konting bagay lang, sisigawan ako. Alam nilang ano, dala ako ng bisyo ko. Ano bang bisyo mo? Kaya ginagano po ako. Yung, ano bang bisyo mo? Nagra-rugby po ako dati. Oo, siyempre. Hindi ako papayag. Biruin mo. Naanay mo yun. Bahay niyo yun. Tapos ikaw, maubusan ka lang ng pagkain. Ang labo talaga, tol. Alam niyo, mga tol. Buti pa, pigilin na itong gantong usapan eh. Hindi naman tayo. Tama naman si Parang Eman, tol eh. Mas inuuna pa ng mama mo ang maampon niya kaysa sa'yo. Ano ka sa bahay na yun? Basura? Ganun talaga. Hindi ako palo sa ganun, tol. Ang kulit niya. Hindi kayo mapakiusapan ah. Nakakarindi kayo. Pinipito na ang kalimutan, pa-ult-ult ka pa rin. Dahil kung manakaan niya. Ayos ka! Ano? Ano na, bro? Bro, tama na, may naman sa'yo yung ulo mo eh. Tama na! Ano ba eh? Vera, ano ba? Hindi ka man lang nagpapaalam. Kailangan ko yung plywood na yan. Ano? Bigi ka ba? Ang sabi ko, kailangan ko yung plywood na yung ginagamit mo. Paggamitin ko yan sa higaan, yung akin yan eh. Bulag ka ba? Hindi mo ba nakikita? Gamit ko ah! Anak ng popak naman, pati ba naman plywood, aangkinin mo? Hoy, Ver! Para sabihin ko sa'yo, hindi ko kailangan angkinin yan dahil akin yan! Akin na nga yan! Ah, ito! Kailangan mo? Oh, ito! Ngayon po siya po nag-rugby, pinagtitripan niya yung plywood nila. Pero ang sabi niya, huminto na daw siya. Yun nga, dati daw yun. Opo, yun nga po yun. Tapos kahit din po yung buntis ako, hinampas niya rin sa akin yung plywood. Ano yung ginagawa mo? Tingin mo yan! Ano? Sige! Magkampi-kampi kayo! Magtulungan niyo ako! Kahit alam niyang tutol dito ang kanyang ina, nagpasya si Ver na muling mag-asawa. Ang desisyong ito ang lalong magdadala ng komplikasyon sa relasyon nila. Mag-aasawa ka pa. At mali pa kami, anak na rin yan ah. Pero naman. Emma, nakakalabas naman ang tricycle at minsan ah. Paminsan? Bakit? Paminsan-minsan ka lang ba may asawa? Paminsan-minsan ka may anak? Habang buhay mo ng cargo yung mga yan, sa sarili mo nga hindi pa kasya yung kinikita mo eh. Ito na ba yung babae yan sa buhay mo? Ma, naandaan ka naman sa mga sinasabi mo. Okay, bakit? Totoo naman ah. Naka, tatlo kang asawa. Iniwan ka ng lahat ng yon dahil hindi mo palamon. Tapos ngayon, isang balita ako itong babaeng taketera. Mapatol, kung pali kanino. Alam ko naman yun eh. Dati sa bar siya nagtatrabaho. Pero tanggap ko naman yung nakaraan niya eh. Ganun din naman siya. Tanggap niya kung ano yung nakaraan ko. Ewan ko sa'yo. Kung disibido ka na dyan, bahala ka. Pero hindi natay kasya dito sa loob ng bahay. Kung gusto mo, inisin mo yung kulungan ng baboy nung kayo tumira. Ma. Hindi kayo pwede sa loob ng bahay na to. Kamag-alala. Ayos lang sa akin yun. Salamat ulit ha. Sa pagtanggap mo sa amin ng anak ko dito. Alam ko namang kahit galit ka sa kanya eh, hindi mo pa rin siya matitiis.
Ano man yung dinangin pagkakain tindihan, ako pa rin ang ina niya. Alam ko. Sa akin lang eh. Dapat naman magpakapinuna siya, lalo na ngayon na may bago siyang asawa. Ito naman. Pati anak ng dati niyang asawa, nasa atin. Tayo ang nag-aasikaso, tayo ang nagpapakain, tayo ang bumubuhay. Mahal ko, pasensya ka na. Alam mo nung may edad na rin ako eh. Pwede lang ba akong trabaho na magtrabaho para matulungan ka? Huwag ka naman nagsasalita ng ganyan. Nihiya na kasi ako sa'yo eh. Ikaw na lang ang kumikilos para mabuhay tayong lahat. Margie, kung nakisama ako sa'yo, tinanggap kita ng buong buo. Kung ano ka, kung sino ka, mahal kita. At kahit pa kung anong pinagdadaanan natin, kung ano pang pagdaanan natin, magtutulungan tayong dalawa. Hindi kita iiwan. Para, para, para.